Hey everyone and welcome back to my vlog. Today's video mga amigos, samahan niyo ako at magluluto tayo ng cochinillo, alright? So, bago ang lahat mga amigos, please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel at pakishare na rin mga amigos. So, today is New Year mga amigos. Of course, magluluto tayo ng special na pagkain na which is cochinillo. So, ito yung cochinillo na in-order namin mga amigos. Ayan. Nasa mga 7 to 9 kilos to. Then, pag-order namin ito mga amigos is malinis na. Nakalagay na sa box at ready to cook na po. Pero, ganun pa man, binuhusan ko, nilinisan ko pa rin mga amigos at binuhusan ng mainit na tubig para make sure na malinis talaga. So, basic lang pala yung mga ingredients natin mga amigo. Basics na tuloy. Ayan, meron tayong mga seasoning. Kasi sa oven ko lang lulutuin ito mga amigos. So, ang gagawin ko is kaya ko tinalian to para magkasya sa oven namin. Kasi medyo may kalakihan itong kutsi natin. So, ito yung mga seasonings. So, ito ilalagay ko doon sa tray ng oven. At ito naman mga amigos, ito yung gagawin kong panimpla sa ating cochinillo natin. Yung mga seasonings, ilalagay natin dito para mas malasa mga amigos. Alright, so sisimulan na natin mga amigos. I hope meron kayong matutunan kung paano gumawa ng cochinillo mga amigos. Kasi yung cochinillo sa Pilipinas, alam natin na napakamahal mga amigos. Siguro nagre-range ng mga 13 to 15,000. Nakikita ko yun sa ibang vlog na nagbebentas lang ganun kamahal. Pero tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng sarili yung cochinillo mga amigos. Alright. Ilalagay ko yung camera dito. Yan. Ating kita naman lahat mga amigos, di ba? So, huwag kalimutan mga amigos, mag-like, share, and subscribe mga amigos para sa ating next videos. At least, ma-update ko kayo kung anong klaseng mga recipe or daily vlogs or na yung mga buhay-buhay dito sa ibang bansa mga amigos. Alright, so sisimulan na natin. Ang first na ginagawa ko mga amigos is lilinisan ko to lahat at idadry ko. At saka yung ribs niya, ito papakita ko. Ayan, hinihiwa ko yan mga amigos para yung mga seasonings na ilalagay natin is papasok dun sa loob ng laman mga amigos. Dito, ayan, hinihiwa-hiwa ko yan mga amigos. Okay. Alright. Yeah, ating kita naman. Okay, so sisimulan natin sa olive oil mga amigos. So ginagawa ko to olive oil. Yan. So gagawin natin, parang imamassage lang natin yan mga amigos. Spread natin. So make sure mga amigos na maghugas tayo ng kamay bago tayo magsimula, okay? So hindi ako nagka-gloves kasi amin naman to. At saka siguradong naghugas ako ng kamay mga amigos. So huwag kalimutan maghugas ng kamay. Ayan. Spread lang natin. Then, sunod na natin yung asin. Ito yung salt ko. So, depende na sa inyo mga amigos kung gusto nyo yung malaking malalaking asin or itong pinong asin na normally na ginagamit namin dito. Ayan. Ayan. Then, of course, lalagyan natin ng medyo mamantika yung kamay ko mga amiga. Sorry, hindi ko nabuksan. Ayan. So meron tayong garlic granules.
Ayan, garlic granules. And of course, spread pa rin natin mga amigos. Ayan, kita ko sa inyo. Ayan, spread lang. The more na maraming seasonings mga amigos, the more siya na maging malasa yung kotchi nyo. Okay. Tapos nyan, lagyan natin ng... So, meron akong... mixed herbs dito, pero konti lang yung ilalagay ko mga amigos. Yan, mixed herbs. Yan, okay na yan. And of course, meron tayong lagyan na rin natin ng paminta. Ito ang pamintang buo. Ayan, meron tayong pamintang buo mga amigos. So yung mga bay leaves mga amigos at saka iba pang mga seasoning, doon ko na ilalagay sa tray mamaya yon. Spread lang natin to. And lagyan natin ng rosemary. Ayan. Optional lang to mga amigos ha. Pampabango din to. Normally sa mga restaurant, hindi naman talaga dinalagyan ng maraming seasonings. Pero sa akin, sa homemade to na kutsi, gusto ko mas masarap at special mga amigos. Ayan. Okay. And of course, meron tayong lemongrass. Ayan. Kasi nga naubusan ako ng fresh na lemongrass. So wala akong choice. Buti lang meron ako nakita na dried lemongrass. So, ito yung gagamitin natin mga amigos. Ito rin yung palaging sangkap talaga ng pagluluto ng cochinillo. So dadamihan natin ng lemongrass. Ito lagyan natin. Hindi ko talaga tinitipid yung sangkap kasi the more maraming ingredients, hindi mo tinitipid, the more siya na mas mabango at malasa mga amigos. Okay. Ayan. Ayan, daming lemongrass. Ayan. So, yung ibang ingredients, mga amigos, doon na natin ilalagay yun sa tray natin. Kasi ililipat natin itong kotse sa lagayan mamaya. So, ito na yun, mga amigos. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. Dinamihan ko ng seasonings yan. Siguro dadagdagan ko na lang ng konting asin at saka ready na to. Okay, ayan. Tapos papainitin ko na rin tong oven. Normally, naluluto lang to mga amigos mga 2 to 2.5 hours. Ayan. Right. Tapos matin ng kamay. Tapos kukunin natin yung tray natin mga amigos.
Lagay ko muna camera dito. Ayan. Lalagay natin yung tray dito. Tapos ililipat natin yung kutsi natin, okay? Ayan, medyo may ganitan na. Ayan. Pinainit ko na pala yung ano, yung oven natin, pinainit ko na para mas madali mga amigos. Alright. So ito, meron tayong sibuyas. Spread lang natin ito mga amigos. Normally sa gitna ko lang ilalagay ito. Yan, yung mga sangkap. Kasi ito yung magpapabango talaga sa kutsinilyo natin mga amigos. Normally, last time, nung nagluto ko, binlender ko mga amigos, tas minix ko na lahat. So, nilagyan ko na rin na itong sternis. Yan, lagyan natin mga, yan, okay na yan. Meron tayong bay leaves. Ayan. Pampabango rin ito mga amigos. Tingnan nyo. Ayan. Okay. So, last na lang siguro natin gagawin is lagyan ko ng more asin yun. Ayan. Tapos ito naman, lalagyan natin ng konti pang asin mga amigos. Yeah. Alright. Tapos, ito, lalagyan natin ng olive oil. Sandali. Yan. Spread lang natin. So, yan na mga amigos. At dito na natin ilalagay yung kutsi natin. Okay? Alright, this is our cochinillo mga amigos. Napakabango. So make sure na yung seasonings natin mga amigos or yung mga sangkap natin ilalagay natin sa gitna ng kutsi natin para sigurado yung mga pag evaporate niya mga amigos, sigurado nga nasa gitna. Ayan. Yan, medyo may kalakihan yung kotse natin. So, igaganon natin mga amigos para mag-cash siya lang. Or ito yung mahirap dito pag maliit yung oven natin mga amigos, hindi nga mag-cash siya. So, kailangan natin gawa ng paraan na ganyan siguro. Make sure mga ingredients is nasa gitna. Ayan. Okay. Kasi ganyan, yep. Hindi siya magkakasya pag ano. Masyadong malaki yung kutsi natin. Dapat siguro binili ko nasa mga 5 to 6 kilos lang. But anyways, gagawa natin ng paraan yan mga amigos. So, ito may. So, ayan nga mga amigos. Kasi hindi nga magkasya yung kutsi natin dito sa
loob ng tray. So ginawa namin na nilagyan namin siya ng konting papalsa dito sa gitna para magkasya sa tray, mga amigos. I think medyo may kalakihan. Normal, dapat siguro yung bibilin namin is nasa mga 5 to 6 kilos na cochinillo, mga amigos. So ito na yun, mga amigos. And lalagyan natin ng toyo na may mantika, mga amigos. Ayan. Para pampapula ng kotchi natin. Ang sekreto nito, mga amigos, is 1 and 1.5 hour slow cook lang. Then 1 hour i-increase niyo na yung temperature, mga amigos, kasi yun yung time na magpapa-crispy na tayo ng kotchi natin. Huwag yung i-rush, kasi ang mangyayari pag i-rush nyo yung pagluluto is luto yung sa labas, hilaw naman yung sa loob. Kasi iba yung pagluluto natin na nakasanayan natin sa Pilipinas na niluluto natin sa uling. Dito pag oven kasi, iba. Especially pag electric yung gamit natin. So I recommend na slow cook. Ayan. Alright, I think okay na to. Tapos mamaya, ang sekreto pala yung lemongrass. Dapat damihan nyo kasi pampabango yung lemongrass. Then, lalagyan natin yung tenga ng foil kasi ito yung mga part na madaling masunog. And itong buntot. Yan, I think okay na to. Yan, so make sure magbugas din ng kamay, mga amigos. And ilalagay na natin sa oven na yun. Ayan. So nilagay ko lang sa fan. About 240 degrees. Pinainit ko muna, mga amigos. Alright, so babalikan natin yung mga amigos, mga siguro babalikan natin tignan mga 1.5 hour. Then pagkatapos, change natin yung temperature niya to 270 degrees for 1 hour, okay? So ayan, mga amigos, babalikan natin yan after 1.5 hour. So ingat, mga amigos, and see you after 1.5 hour. So ayan, mga amigos, after 1.5 hour, titignan na natin kung ano na yung naging improvement or itsura ng cochinillo natin. Alright, so ayan na, mga amigos.
Mapula-pula na yung kutsi natin. Yan, bango ng seasoning natin mga amigos. Basta importante pag hindi talaga tinitipid, maganda yung magiging resulta natin. Alright. So ayan mga amigos, maghihintay naman tayo ng another 1 hour, but i-increase na natin yung temperature nito mga amigos. Ilalagay natin sa mga 2 to 20 siguro, ayan. Iaangat na natin na let's say mga 40 minutes, ilalagay natin sa 220, then 10 minutes siguro ilalagay natin sa 240. All right, so see you after 1 hour mga amigos. Titignan natin. Ayan. Huling silip. Alright. Okay. See you a bit mga amigos. So ayan mga amigos. At tapos na nga po yung 2.5 hours natin sa pagluluto natin ng cochinillo. At ngayon bubuksan na natin yung oven mga amigos. Okay. Yes po. Init. Ililipat natin to sa... Ayan. Kukunin natin itong kutsinilyo natin. Ayan na. Alright mga amigos, at meron tayong mga available sauce natin. Meron tayong sukang pinakurat. Meron tayong Mang Tomas. Meron din tayong dalawang klaseng Nando's sauce. Merong hot at saka meron tayong garlic medium mga amigos. So by the way, ang pinili ko is ang sukang pinakurat. Kasi ito yung traditional na sausawa natin mga Pilipino. Okay? Ito na nga po yun. So ayan mga amigos, at ikakat na natin yung cochinillo natin, which is yung ginagamit nila is yung platito or plato. Ito, tara! Alright! Napakalambot po ng cochinillo natin mga amigos! Okay, so ang gagamitin nating sausawan is yung sukang pinakurat. Ayan. One more. Count ang mga amigos. So thank you for watching mga amigos, and please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel mga amigos, and see you sa ating next food trip mga amigos. See you!